Lord. Good morning mga ka-Tito Bar! What's up? What's up? Magpapasalamat po ngayon si Tito Bar sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa aking channel. At tayo po ay 400 subscribers na! Patuloy na suportahan niyo po ang aking channel at tayo po ay mas lalong gaganahan, mas lalong sisipagin sa paggawa po at pag-update ng mga biyahe natin sa Lalamove. At bago po tayo mag-start ng biyahe ay susunduin ko muna yung aking scholar sa bus station dahil aanga-anga yun sa Maynila. Hindi pa niya masyadong kabisado ang pag-uwi sa bahay, kaya bago tayo mag-start ay susunduin muna natin. Siya po ay mag-take ng entrance exam para makapasok po siya sa kolehiyo, ang aking panganay na scholar. So samahan niyo po ako at makikilala niyo po ang aking panganay. At nandito na tayo sa yun, terminal. Pwede na yung aking Tom Jones na. Maaga pa kasi siyang umalis sa Bataan, kaya sobrang traffic ko eh, kaya unahan pa ako. At dyan po, nasundo ko na ang aking bagong helper. May helper na tayo sa pagbiyahe. Pakita ka. Nagugutom daw siya, kaya tayo nagsaing muna. Bili ba? Kaya maantala yung ating pagbiyahe nito. Magsisimula na po tayo ng pagbiyahe at nakakuha na tayo ng first booking. Kukunin ko po dito sa San Juan, malapit lang, 1 kilometer away at 5 minutes. At dadaling ko po ito sa may Diosdado Macapagal, sa may MOA na rin yun. Sobrang init po ngayon. Tayo nakapag-start ng biyahe natin. Time check, alauna ng hapon. So titingnan po natin kung makakailan tayo sa buong maghapong ito. At marami pong lumalabas na kuro-kuro o balita na magkakaroon po ng malawakang tigil pasada ang mga driver, mga riders ng Lalamove dahil po sa may lumalabas na grupo na magpapasimula ng tigil pasada na ito. Pero hindi po tayo kasali doon. Yes! Napakababa po kasi nga talaga ng rate ng Lalamove compare po, kung ikukumpara po natin ito dating rate niya o fare sa mga delivery, ay malaki po yung mga pinagbago at marami po yung mga napawas. Maganda kung
magagawa, no, matutulungan ng pamahalaan ng mga kagaya kong driver. Dahil dati po, ganda yung kitaan sa Lalamove. So yung biyahe ko po ngayon na talagang hataw na hataw. Kumbaga, ngayon kasi pipilitin mo makakumita ng malaki kay Lalamove. Kailangan mong magsipag, magkaroon ng goal sa every biyahe mo ka, para kumita ka. So malaking bagay po yung pagka bumalik sa dating pasahe ni Lalamove. At yung may plug down brake din po si Lalamove dati, ngayon nawala na po lahat yun. At nandito na po tayo sa first pickup natin. At ito daw po yung i-deliver ko. Napakalaking divider to, ah. Kasya, kasya naman yan. Ayan, parang sa mall lang dala nito. Asahi. Ah, MC Depot. Home Depot. Down sa unahan. At siguradong hindi na ako makakakuha ng another booking dahil medyo mahaba at saka malaki. Kasyang-kasyang kay si Maroon. Yan lang, kuya. Hindi naman kasi ang dalawa, eh. Kaya. Oo. Sige po, at di-deliver natin tong first booking natin. So, tuloy natin yung kwentuhan natin, mga Katito Bar, about sa Lalamove. Yes! Dahil, yun nga po, sa kumakalat na balita sa social media, at mga napanood ko din yun sa isang balita. Magandang ano po yun ang mga drivers na kagaya ko. Kumbaga may boses na nagpapabatid at nagpapaabot sa gobyerno o sa Lalamove. Ano ang Lalamove? Na biruin mo nga namang may mga lipat bahay. Lipat bahay, ha? Yung mga buong gamit pag-aakot ka, may halaga na 300 pesos lang. Hindi naman natin inaano yung rate ni Lalamove doon, pero parang ano, no, pagtitingnan mo, naglipat ka ng bahay tapos 300 lang yung bayad mo sa Lalamove. Wow, no! So napaka baba po noon, kahit sabihin mo na malapit lang. Ang patakaran po kasi ng Lalamove dati ay wala siyang double booking. Single book lang siya. Pero parang lumalabas na mas maganda po yung dating ano, yung dating rate ni Lalamove. Dahil nga dati hindi ko kayang magbiyahe ng ano, eh, ng siyam na biyahe sa isang araw. Kumbaga apat o limang biyahe talagang sulit ka na. Kumbaga sa diesel mo, may ano pa nga dati ako, eh, may helper. Wow. So binabayaran ko siya araw-araw, every biyahe. Tapos libre pa yung pagkain niya, sinusundo ko pa yung sa bahay. So ano, nung ramdam ko na bumababa yung rate ni Lalamove, ay ang nangyari po dyan, siyempre halimbawa mababawasan ka ng 500 a day. Tapos minsan karamihan naman ng booking o pick up ko na nakukuha ay karamihan naman walang bubuhatin. Siyempre parang nagiging kasama ko lang yung helper na nakuha ko. So kinimpute ko yon sa buong isang linggo, 2-5 din yung nawawala. So yun, napapahaba na yung kwento ni Tito Bar. At ganun pa man ang nangyari sa patakaran ng Lalamove, blessing pa rin po dahil patuloy tayong nakakapaghanap buhay dito. At nagiging ano rin po, nagiging hamon ito sa mga driver na dapat nadagdagan natin ng konting sipag at tiyaga. Dahil nga kikita ka pa rin naman sa Lalamove araw-araw kung ito ay
bibigyan mo ng pagsisikap at pagbiyahe ng hindi man ikaw makaaga, ay magkaroon ka ng target everyday kung magkano ang gusto mong kitain sa Lalamove. Dahil dito sa Lalamove, di ba nga, hawak natin yung oras natin dito. Anytime, anong oras ka man magsimula o huminto, ay nasa sayo po yun. Kaya sige po, at deliver na natin itong ating first pickup. Okay po, na-deliver ko na yung malaking divider dito sa MCD po, along Diosdado Macapagal, at nandito tayo sa may parte ng MOA Asiana City. So, nandun yung MOA sa may banda doon, at nandito din yung may dagat na yung dulo. Napakahangin dito, lakas ang hangin. Okay, hintay-hintay tayo ng pangalawang booking. At magpapahangin muna si Tito Bar. Oh, susunduin na yata ako nitong chopper ko ah. Hoy! I'm here! No! Help! Iniiwan tayo. Okay po, may nakuha na tayong booking. Malapit lang din dito sa may MOA, at ito, mag U-turn lang tayo dito. Mga luggage daw yung ating pipikapin, so kinuha ko na nang hindi na ako nagpili-pili pa ng booking dahil tayo napaka late lang lumabas. Okay, tingnan natin. At dyan po, second booking pickup. At apaw naman, parang sinulit si Maron. Kumatibig lang yung ilong ko. Talagang hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng another booking. Ay maigi na lang at malapit lang ang pupuntahan. Kaya i-deliver na natin. Let's go! Dito po sa may Pasay, napakarami din booking dito kasi nandito ang Baclaran, ang MOA. So yung mga namimili sa MOA, IKEA, marami din nagbubook dyan. Lalo nga dito sa Baclaran kasi yung mga pinamili nila, parang Divisoria din to. Ang lagay naman nito, hindi tayo makapag-double book dahil sobrang dami nung isalakay sa atin. Pero magaan lang naman siya kasi mga luggage, maleta. So marami sigurong aalis ng Pilipinas dahil ang daming maleta, no? Okay, at medyo traffic dito sa EDSA. Dito lang ang dala nito sa may Makati, pagtawid ng LRT dito, EDSA LRT. Tap, nando na yung pagdideliveran natin. At ang halaga ng booking nito ay 400. Depende na lang kung mag-a-add ang customer. Ito po ang buhay Lalamove driver. Makakaranas ng init, traffic, at higit sa lahat ay makakaranas din tayo ng yan po, nahuli po tayo ng smoke belching daw. Oh no! Tignan natin kung papasa. At yan mga katito bar,
Gano'n lang ang nangyari. Diyan po tungkol sa gantong emission sa smoke belching na to. Naitanong ko din po ito sa mga nag-emission. Kung sir, bakit pagka nagpa-registro ako ng sasakyan ay ano, pumapasa naman ako dito. Pero pagka napara ako sa daan, bakit bagsak? What? Ayun, yun ang dahilan. Kasi nga, nakita naman ninyo kung paano sila mag-diin at mag-silinyador. So, ganun po. Tapos, ang sasabihin violation, hindi nga pasado dahil mausok daw. Tapos, babaklasin na lang yung ano, plaka. Pero pagka inayos mo at inareglo mo, ano, papagbigyan ka, ibig sabihin, naghahanap lang sila ng dahilan at naghahanap sila ng mapagkakaperahan. Tingnan mo, sa simpleng ganun lang, wala pang 5 minutes, ay 500 na agad. O ilan yung mga napapara na ganun. So, sana po yung mga ganitong trabaho, yung dapat yung talagang totoo na naglilinis sila at naghuhuli. Malabag talaga ang sasakyan sa yung emission nga na yan, sa smoke belching. Dapat hindi pwede yung lagay-lagay. Kasi ang nakikinabang dyan, yung mga nag-ano, yung mga naka-duty. Dapat maalis na yung mga ganyang kuha. Kaya ang dami. Ay anong mangyayari? Pag ako'y bumalik uli doon sa lugar na yon, paparahin din. Kasi sasabihin, bagsak ako. So ganun. Kaya walang mangyayari sa kuhan eh. Operation ng operation sila para sa kanila lang mapunta yung pera. What? So nakakalungkot dahil hindi pa rin nawawala yung mga ganitong nagtatrabaho sa gobyerno. Mga kalalamog ko po, lalo na mga L3, ay iwasan nyo po yung papunta dito sa may lugar ng Ebanghelista. Yung dito sa Ipatanyo Avenue, kasi galing ako ng ano eh, ng Baclaran, nag-U-turn ako. Pag U-turn mo doon, Bulaga, nandun yung operation nila. At nandito na po tayo sa Lokban, binababa na ang maleta. Ang dami oh. May nakuha na dito. So tutulungan ko muna para maibaba ng mabilis. Mga babae kasi yung nagbababa eh. At dyan po ang mga na pick up natin. Mascot daw po yan. Wow! Yan. Magagaan lang siya. Akala ko nga kasama yung tao. Buti hindi. So ilang pares yan. Hindi pa po tayo nakaka-accept ngayong araw na to ng double booking. At nandito na po tayo sa may Taguig, BGC. At super traffic po dito. Tanghali na nga tayong bumiyahe. Nahuli pa tayo. At ano pa ba? Yan, traffic pa. Kung mapapansin nyo po hanggang doon sa may dulo. Traffic. So wala tayong magagawa dito, kaya ang buhay na isang lalamove driver ay hindi po sure ang kinikita nito araw-araw. Kaya blessing po kung tayo nagkakaroon ng magagandang biyahe. Minsan naman ay ganito, mapapadaan ka sa mga traffic, makukuha mong booking ay mabababa yung rate. Yun, kaya dapat mag-a-adjust tayo. Nali na ibaba ko na po yung mga mascot. Thank you, ma'am. Grabe. Kasi ano, binabato pa tayo. At dyan po, wala na tayong nakuhang booking. At magkoko na rin ako. Uuwi na ako sa bahay dahil may ihahatid ako bukas sa Nueva Ecija. So hindi na yun sa lalamove. Kumbaga arkelado ako. Wow! Kaya doon na lang tayo babawi.
At medyo maganda-ganda yung bigay. Isang paspasan lang yun. Tapos balik na. Okay, tapos na yung boxing. So, yun lang. At pauwi na tayo ng bahay. Good evening mga ka-Tito Bar. Tayo ay nakauwi na ng bahay. At tayo ay naka-limang biyahe sa buong maghapong ito. At yun, sa buong maghapon po, marami po ang nangyari at marami ang naranasan natin sa ating pagbiyahe sa buong maghapon. Dahil sa unang-una, tayo ay late na nakabiyahe dahil nga may mga inasikaso pa tayo. Tapos pangalawa, ang isang lagi kong iniiwasan, yung ako ay mapara ng yun nga, yung nangyari kanina, tayo ay nahuli. Hindi naman yung violation dahil yun ay sa sasakyan lang, walang ano yun sa license o naman. Ganun pa man, naayos naman natin yung problemang yun. At yun nga lang, medyo nakakasama ng loob dahil hindi na i-enforce yung batas na pinapatupad nila. Na pagdating sa mga ganong bagay ay napapalitan yung kanilang mga gustong gawin, ano? So yun naman ay dapat ay maging aral din. Makikita nyo nga po yung kaganapan doon ay napakaraming sasakyan. Ang unang-una na abala, pangalawa ay nagkakaroon ng mga traffic dahil sa ganong sitwasyon. So, salamat pa rin sa Panginoon dahil tayo naka-uwi ng safe at tayo naman ay may kinita pa rin kahit papano. Yun nga lang, nabawasan ng yung naibayad ko kanina. No? Pero biyaya pa rin ng Panginoon dahil nga hindi naman ako naabala. At maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood ng aking channel at tayo po ay lumalago na at dapat po tayo magsaya dahil 400 subscribers na po tayo. So ilang ang goal po natin, makabot po tayo ng next goal natin 500 at the following ano na goal natin ay 1000 subscriber. Kaya maraming salamat po sa patuloy na inyong pag-stay at naway samahan niyo po ako sa malayo pang journey, ano. So, yun lamang po. Ingat po tayong lahat at God bless us all. Bye-bye!